So, hi guys, our topic for this session is operational amplifier. So, before we go to the properties and computations on operational amplifier, first let us define what is an operational amplifier is. So, when we say operational amplifier, so from the dictionary, it says that it is an amplifier with high gain and high input impedance, usually with external feedback, used especially in circuits for performing mathematical operations on an input voltage. So, kaya tinawag siyang operational amplifier because it is used for mathematical operations primarily nung ginawa siya. But, let us see later on the discussion kung ano talaga ang ginagawa ng operational amplifier. So, bali, ito yung schematic symbol ng operational amplifier. So, as you can see, meron siyang parang triangular shape, whereas the bigger side of the triangle is the input side and the vertex is the output side. So, later on, gagamitin natin yung symbol to our advantage para matandaan yung characteristic ng isang operational amplifier. So, meron siyang dalawang input. We have the inverting input, which is the negative input, and the non-inverting input, which is the positive input, and meron siyang isang output. And in some cases, linalagyan siya ng supply to indicate na it is practical. And also, yung supply, it can be the limit of the output voltage ng isang operational amplifier. So, bakit pa may limit sa output voltage? Kasi first, let us look at the characteristic of an operational amplifier. So, an ideal operational amplifier first has infinite input resistance. So, sabi ko kanina, gagamitin natin yung triangle to our advantage. So, pag sinabing infinite input resistance, diba ibig sabihin nun is sobrang laki. Kaya pag tinignan nyo sa input side, malaki yung side niya kasi mataas nga yung resistance. Then it has zero output resistance. So, zero meaning sobrang baba. Kaya pointed siya sa output. So, para hindi na natin makalimutan yung property na yun. And additional na information guys, since the input resistance is infinity, so we can say na it is also an open circuit. Thus, the input current is equal to zero, ideally. Kasi nga, open, so walang current na dadaan dyan. Then, it has an infinite voltage gain, ideally. So, kaya, when practical situation, linalagyan siya ng supply para magkaroon tayo ng limit sa output. So, it doesn't mean na infinite yung gain niya, infinite yung voltage na lalabas. So, limited pa rin tayo sa output by the supply itself. And it has infinite bandwidth. But practically, pag tinignan natin, very high input resistance lang talaga siya. Very small output resistance, hindi talaga siya zero. And high voltage gain lang, hindi talaga infinity. So, ayan. Then, pag tinignan natin yung basic parts of op-amp, it has three basic parts. So, sa input side, meron siyang differential amplifier. So, when we say differential amplifier, it amplifies the difference of the two signals sa input. Kasi, dalawa yung input natin sa isang op-amp, kaya meron difference yung dalawang voltages na yun. Then, on the second stage, meron siyang voltage amplifier, which is usually class A. So, ang purpose nito is just to increase the gain of the amplifier. Since kailangan nga sa isang op-amp is very high voltage gain. And on the last stage or the output stage, we have the push-pull amplifier. So, which gives us the low output impedance. So, kaya ito yung output which is isa lang. Then, dahil nga may dalawang input tayo, which is sa differential amplifier, we can say na merong iba-ibang ways of putting input sa isang op-amp. So, we have ways which is modes ng input modes ng isang op-amp. We have the differential mode and the common mode. So, anong difference? So, first sa differential mode, meron siyang either single-ended or meron din siyang double-ended. So, from the term na differential mode, so, ang ginagawa niya is inamplify niya yung difference of the two signals sa isang op-amp. So, pag tinignan mo yung mga input, dapat magkaiba sila. Kapag single-ended, only one input has a signal but the other should be connected to the ground. So, pwedeng yung inverting amplifier lang yung may input, then ito pwedeng straight na sa ground. Or yung
non-inverting input lang yung may signal, then yung inverting input pwedeng straight na sa ground. So kapag double-ended naman, both signals or both inputs meron siyang signal parang dito sa figure, but the requirement is dapat magkaiba yung value nila. Kasi once pareho sila, it becomes a common mode. So kapag common mode, ang mangyayari is pareho yung input mo sa dalawang pareho yung signal mo sa dalawang input, but the output should be zero. Bakit zero? Kasi nga, sabi natin, ang differential amplifier, it amplifies the difference of the two signal. So kapag tinignan mo yung input voltage mo, yung difference ng dalawa, so V negative minus V positive, nga, now, kapag pareho yung dalawang to, di ba ang mangyayari, it will cancel each other, then the answer becomes zero. Therefore, since Vin is zero sa isang differential amplifier, the output becomes zero din dapat, ideally. So, but practically, nagkakaroon pa rin ng maliit na output yon. Okay? Then, let's proceed to other characteristic ng isang op-amp. So, ayan. Common mode rejection ratio is the property ng isang op-amp to reject noises. So, kasi guys, when we say common mode, these are noises. So, paano naging noise yung common mode? So, let's say meron tayong op-amp dito. Ayan, may dalawa siyang input sa inverting and sa non-inverting. Then, may isang output tayo dyan. So, di ba guys, these materials are made out of metal. Then, let's say may radio wave na dumaan sa mga metal store, sa mga terminals mo. Then, kapag may radio wave ka at dumaan sa metal, magkakaroon tayo ng induced voltages. Then, pag may voltages ka, hindi naman talaga yun yung voltage na in-amplify mo. Therefore, it becomes noise. So, noise lang yung papasok dito. But, pareho silang meron ng signal na yun. Kaya tinawag siyang common mode. Therefore, para matanggal mo yung noise, dapat ma-reject mo yung common mode na yun. Or yun yung mga noises na kapag walang input sa op-amp, may naririnig pa rin kayo, sa isang amplifier, may naririnig pa rin kayong sound. So, para maging maganda yung output ng op-amp, dapat ma-cancel mo yun. So, therefore, dapat mataas itong rejection ratio natin. So, when we say common mode rejection ratio or CMRR, CMRR, ang equation natin, is equal to the differential gain divided by the common mode gain. So, para maganda yung noise cancelling properties ng isang op-amp, dapat itong CMRR natin maging sobrang taas ng value niya. And ideally, it should be infinity. Ideally. Pero practically, hindi naman masasatisfy yan. Sobrang taas lang talaga dapat. Kasi ideally, common mode gain should be zero kasi nga dapat i-reject niya yung noises. And differential gain should be very high. So, kaya, ayan, therefore, ang unit nito is unitless kasi parehong mag-divide or mag-cancel kung meron mong unit. But, since gain yung mga to, wala ka rin unit. Therefore, this is unitless. Then, pwede mo rin namang i-convert itong value into dB. So, kung gagawin mong dB yan, CMRR in dB, is just equal to 20 log ng CMRR. Ayan, 20 log siya kasi voltage gain, kaya 20. Pero kung power, diba, 10 log yung ginagamit natin. Then, punta tayo sa second property, which is input bias current. So, when we say input bias current, it is the average of the two input currents. So, input currents. Ayan. Therefore, our equation will become input bias current is equal to input current 1 plus input current 2 divided by 2, since average lang naman yan at dalawa lang sila. Just add them and divided by 2. Then, therefore, yung unit natin dyan should be amperes or milliamperes. But usually, microamperes yan since maliit lang yung current natin sa op-amp. Then, third property is input offset current. And so, when we say input offset current, so when we say the term offset, diba offset is difference? So, ang gagawin natin, this is just the difference of the two input current. So, difference of the two input currents. Then, our equation will become, so, input offset current is equal to input current 1 minus input current 2. But since pwede namang mas mataas itong input current 2 kay input current 1, pwede mag-negative yan. So, para hindi mag-negative, i-absolute value natin yan. Okay? Then, the fourth property is slew rate. So, kapag sinabi natin slew rate, pwede natin itong
i-classify as if slope. So when we say slope, it is the rise per unit run. So rise per unit run. So meron tayong waveform dito. So pag nakita natin yung waveform, so we all know that the vertical axis is the amplitude or yun yung voltage. Then yung horizontal axis is the frequency. So technically, or pwede rin palang sabihin natin na time to. So mas tamang sabihin natin to as time. So pag tinignan mo, amplitude or voltage, kaya magiging unit niyan is volts per unit time or seconds. But usually, mataas na voltage over maliit na time or microseconds. So usually, nasa microseconds, scale itong time dito. So technically, ang mangyayari dyan, meron tayong upper limit ng slope response ng isang op-amp. Then, pag nag-feed tayo ng signal dito sa op-amp, so let's say, nag-feed tayo ng signal na maliit yung amplitude, pero yung frequency, same sa limit niya, kaya niyang ibigay yung output na yan. Kasi hindi naman na exceed itong rise niya. Pero once na-amplify itong signal na to, so let's say na-amplify itong signal na to, at a high amplification, since mataas yung amplification ng op-amp natin, so ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng output na sobrang taas ng amplitude but same frequency. So what will happen is na-exceed niya yung slew rate niya. So pag na-exceed niya yung slew rate niya, ano mangyari? The output will not be as the expected output. So ang mangyari, pwedeng mag-create siya ng triangular na output following yung maximum na slew rate niya. Therefore, this is not the expected output. Therefore, meron tayong noise or distortion due to slew rate. Okay? So, ayan. Tandaan nyo yung unit. It is volts per unit seconds or microseconds usually. At yung equation natin para sa slew rate is, slew rate is equal to 2 pi maximum frequency times peak voltage ng output. So, yan lang yung equation natin. Pag tinignan mo, maximum frequency ito yun. Habang tumataas yung frequency, dadalas itong, or bababa yung run. So, kapag bumaba yung run, tataas yung slew rate. Then, V-peak. So, pag tinignan mo yung V-peak, ayan, pag tumaas yung V-peak, therefore, tataas din yung slope. Kaya nga, either ma-maximize natin yung frequency or yung peak voltage yung unang ma-maximize natin. But eventually, dapat masatisfy niyo yung slew rate para hindi siya magkaroon ng distortion. Okay? So, that's it for slew rate.